Magandang umaga po mga kabendo at mga kakalwas. Isama na rin po natin ang mga ka-DIY. So, for today's video po, ay i-explain ko lang itong aking binebentang fully automatic plug and play foaming tank. So, ang dami po kasi mga doon sa una kong video, yung baga nagtatanong pa rin sila nagtatanong. Dito po, pipilitin ko makumpleto para hindi po tayo puro tanong. At para mas maunawaan nyo po. So, panuorin nyo lang po hanggang huli, kasi dito po, i-discuss ko lahat ang advantages, disadvantages, safety and precautions, tapos warranty, yung presyo niya, how to order, and mode of payment. So, i-discuss ko po lahat yan, yung po ang coverage niya. So, umpisan po natin sa advantages. Unang advantages niya po, yan nga po, fully automatic. Hindi na po kayo refill na refill. Hindi na kayo kailangan magtimpla. Pusa na po lahat papasok dyan. Si tubig po, dito po. Pusa po pumapasok sa loob. Every time po ginamit nyo yan, magpupuno po yan hanggang dumating po ulit sa desired level niya. Kung saan man po yung nakaset na desired level. Pag napuno na po uli yun, titigil po uli si tubig. Ganon din po si shampoo. Ito po, sample lang. Nakatak lang po ito. Pag-testing ko lang po ito. Mas maganda po kung ang inyong shampoo container mas malaki. Mas malaki pang matagalan ang konsumo, pang gamit. Gaya po nito, 20 liters. So, doon po sa 20 liters ko, inaabot po siya ng halos dalawang buwan. Dalawang buwan po yon. Basta hindi po siya bumababa sa isang buwan. Bago maubos yung 20 liters. Kasi tinitipla ko po yung shampoo, 17 to 18 liters. Pero, DIY lang po yun ha. Nagkakalaga po siya ng 350. Possible po nasa 400 kasama ang shipping fee. Ginagawa ko po siya, pag tinimpla ko, ay ginagawa ko ng 20 liters, dinadagdagan ko na lang ng asin or salt na pampalapot. So, mas malapot po, mas maganda. Kasi, syempre po, yung konsumo nito, mas matipid po siyang konsumo kung malapot ang makeup po. At mas maganda pong bumula. Kung kaya nyo po ng ganito kalaki, o mas malaki pa, mas maigi. Baka 3 to 4 months bago nyo maubos. Hindi naman po mapapanis yan. Wala pong kapanis-panis yan. 100% po. Kasi, lalo na po kung may takip. Huwag nyo pong hahayaan na kasingaw yung inyong container. Usahin po papasok dito. Hindi po siya mapapanis kasi separated po siya sa tubig at sa hangin. So, walang panis po yung shampoo. Yung pong isa niyang advantages. Tapos, napakatipid niya pong kumonsumo. Yung pong tubig. Halimbawa po, nainagulog yung magpiso. Katiting na tubig lang po ang nakukonsumo. Halos wala pa isang baso. Kasi, yun po, makikita nyo sa talsik ng foam. Kapit na kapit, pinong-pino. Pag namamatak po, ibig sabihin matubig. Mamaya po, magsasample po ako sa inyo, papakita ko sa inyo. Hindi siya namamatak, makapit, ibig sabihin, walang tubig na masyadong kinakain. So, napakatipid po. Tapos, yung konsumo po ng shampoo, kadalasan po, ang settings ko ay 10 to 15 ml lang. So, kung 20 liters po yun, i-divide nyo yung 20 liters sa 15 ml o 10 ml, napakatagal po nun bago maubos. Kumbaga, yung 400 pesos nyo na DIY shampoo, baka kumita na po kayo ng mahigit 8,000 bago siya naubos. So, isipin nyo po, yung 400 naging 4,000 or 8,000 po pala, rather. Isipin nyo po yung kung ganun. Pwede nyo naman po taasan ang konsumo, nasa inyo po kung palagay nyo is napakamura naman ng shampoo, taasan nyo, walang problema. So, yun po kagandahan niya, pwede taas. Pero yung sa akin po, sapat na po sa akin yung konsumo na 10-15 ml. So, napakaganda na po ng kita ko doon. So, shampoo pa lang po bago maubos, napag-walili ko na ako. Napakalaking bagay po. Yan. Next po tayo na advantages. Pang matagalan po si LPG tank. Compare nyo po si stainless, yung traditional foaming tank. Pag nabutas po yun, butas na. Napakahirap na pong i-repair noon. Eh, medyo may kamahalan din po. Tapos, yun nga po, butas na. Wala kayong choice kundi bumili ng bago. Si LPG tank po,
Kahit pa galing sa junk shop, kalawangin na. Pag nalinis nyo yan, kita nyo, makinis pa rin yan. Napakakinis pa rin. Kung may mabaku-baku man yan, walang problema. Yung loob po niya, napakakinis. Tapos ang kagandahan niya po, kagaya po, hindi po ako totoong welder. Hindi po ako ganun kagaling mag-welding. Yan pong mga welding na yan, pag minsan po, hindi ko po na-perfect yan. May singaw po yan minsan. Pero yung singaw po ba, kailangan ko repair? Hindi po. Hinahayaan ko lang po siya may singaw. Kasi po yung kahit pa maliit na singaw na yun, ang kagandahan ko lang LPG tap, pusa po yung nagsasara. May mga particles po siya sa loob na bumabara sa kanya para mawala yung singaw. Yun po ang kagandahan ni LPG tank. So hindi nyo siya magiging problema yung singaw. Kung meron naman po halimbawa nagawa nyo, halimbawa bumawali kayo sa loob nyo, may singaw, hayaan nyo na lang po. Magsasara po ng pusa yun sa ilang gamit lang. Yun po ang kagandahan niya. Tapos ang kagandahan pa po nito, yung konsumo niya po, yung labas po ng pump, sapat po sa isang motor. Yung iba po, nakikita ko, hindi naman po sa ano ha, paninira o ano, nakikita ko kasi sa kanila, 30 seconds nga, pero yung inilalabas niya yung shampoo, kasi sa isang kotse, minsan lampas pa. So, kung iisipin niyo po, kumikita po ba kayo na maayos doon? Katingin ko po, hindi. Kasi, baka mamaya, mangyari, may dala ng, may kasama ng nakamotor, nakakotse pa, isang kusubo lang, 5 piso lang, hindi naman po kaya kayo talo. Dito po sa akin kasi, pag kotse, nakakadalwa hanggang 3 konsumo, minsan nga, 4 pa. Depende sa luho ng may sasakyan. Nakakatatlo o 4 na konsumo ng shampoo. Sa motor, minsan pag malaki, kagaya ng NMAX, 2 konsumo. So, dun pa lang po, nakakasulit na kayo. Kesa dun po sa 30 seconds nga, 30 seconds, pero kasi kaya naman puno ng isang kotse. So, parang lugi po kayo doon. Ito po, 2-3 konsumo sa kotse. Ang hapa, hindi po kayo matatalo. Napakatitig pa. So, mas maganda po ang naging kita nyo. Yun po ang kagandahan niya. Kasi kontroladong-kontrolado nga po yung labas ng shampoo. Tapos, ang isa po pong problema nyo dyan, hindi man po sa pag-ano, sa sobrang pong dami maglabas, although 30 seconds lang, naglalamutak po sa sahig. Hindi po nadidissolve ng water yun na pinasirit sa sasakyan. Unlike po doon sa kontrolado, na yung nabagsakan pala ng tubig, nadidissolve na. Ngayon po, yung hindi po na-dissolve na shampoo doon sa sahig, wala po kayong choice kung dilinisin yun, baka makadulas yun. Lalo na kung ang car wash nyo ay sa tabing kalsada, pwede pa kayong maireklamo. So, ang choice nyo po is linisin. So, pinakamabilis po panlinis nun, power spray din. So, kukonsumo po kayo ng kuryente ulit at tubig, power spray nyo. Pinakamabilis. So, nabawasan pa po yung kita nyo. So, ang nangyari po, sa halip na nalagdagan ni foaming tank, yung ginagamit yung foaming tank kung kita nyo, nabawasan pa. So, isipin nyo po, alin po ang convenient doon? Ito po, napakatipid. Kontroladong-kontrolado, nadi-dissolve na agad yung shampoo. Hindi nyo na kailangan dinisin lagi. Kasi kung sa kaunti nga lang po nilalabas, sapat lang, madi-dissolve na po sa sahig. Wala po kayong alalahanin. Yun po. Sapat na sapat po. Ang isa pa pong kagandahan niya, easy to troubleshoot po. Easy to troubleshoot. Kasi ilan lang po ang parts niyan? 1, 2, 3, 4. May isa po sa loob. Hindi naman po basta-basta nasisira na. Kung ano man po yun, sekreto po yun. Kaya po yan, may takip na ganyan. Yun pa po ay in case lang na magka-problema. Baga, nagsisigurado po tayo na madali po siya maaayos. Hindi nyo siya kailangan i-replace. Bubuksan nyo lang ito, maaayos yun. And ang kagandahan po, 220 volts lahat. Wala pong 12 volts dyan. 12 volts po, kung isipin nyo, 12 volts. Tatagal po ba si 12 volts? Lalo na kung matagal ang gamit. So, sa tingin ko po ay hindi. Although, nagagamit ko yun, ilang buwan, sige po, okay, ilang buwan. Baka ilang buwan lang, o dalawang buwan, tatlong buwan, magpapalit na uli kayo ng piyesa. Ito po, hindi, pang matagalan. Kasi yung ginagamit ko po doon, taon na po mahilit yun. Hindi pa po na ako nagpapalit. Si pump, hindi yun po. So, ang ano lang po dyan, safety. Dapat nasa maayos na lagayan po. Hindi masisirita ng tubig.
Ngayon po yung mga kasama sa safety precaution. Kailangan po nasa maayos na lagay yan, hindi masisira lang yung power spray, yung mga parts, 220 volt siya, tubig shortage, tapos yung mga fittings, maayos pong pagkakabit, mahigpit, sa tubig, huwag nyo hahayaan ano, maluwag. Tawad po, ang the best na panali, kasi yung mga clip po, may kaunti po singaw yun. Paano po kung nagkataon malakas ang presyo ng tubig nyo? Pwede po mahugot yun, sayang naman. So, mas maganda po, itali nyo ng kawad, mas mahigpit po yun. Yun po yung sa part na safety and precautions. So, balik po sa advantages. Pang-bendo po talaga ito, kasi the best pang-bendo. Kasi bakit po? Kung may hanap buhay po kayo, may negosyo kayo, pwede nyo siyang iwan ng matagalan. As long as malaki yung container nyo, kahit isang buwan, dalawang buwan nyo pong iwan yan. Wala po kayong aalalahanin. Hindi nyo kailangan balik-balikan yung shampoo nyo, baka wala ng laman. Ay, kailangan ko na uli mag-tumpla. Kailangan ko na uli. Halos daily nyo pong gagawin yun doon sa sinasabi nilang wala daw pong tank, pero may balde. Kaso, nagtitimpla naman po kayo, lagi nyo sisilipin. Unlike po dito sa container na ito, ang kagandahan po dito, nakikita nyo po, bawas na ba, kakaunti na ba. Kung kakaunti na ba, may wasa na bala, pat-free kayo, karagahan nyo na agad. Hindi naman po mapapani siya. Kaya luma, kung yung una noon, dinagdagan nyo, wala naman po problema yon. Hindi po napapani siya. Pwedeng-pwede rin po siyang pang full service car wash. Mas mamomonitor nyo po yung konsumo ng shampoo. Doon po kasi sa car wash, siyempre may, halimbawa po, siyempre may mga tauhan kayo. Hindi nyo po alam kung gaano kadami magsali niya ng shampoo doon sa tank nyo. Sa foaming tank nyo. O pwedeng sinabi nyo, ganito lagi sali nyo, sa puno. So sayang naman, binabantuan nyo lang naman. Tapos, ganun uli kadami ilalagay mo. Ito po, 10 to 15 ml kada gamit. Halimbawa, kung nilagyan nyo po siya ng switch sa full service, kakain lang siya ng 10 to 15 ml. Ganun lang po. So, halos ganun po, parang sa bendo. Pwede nyo rin po magamit ng 1 to 2 months mahigit yung shampoo. Unlike po doon sa lagi kayo magkakarga ng 300, 500 ml kada naka 20 kotse na o sasakyan, parang ang bilis naman po mauubos ng shampoo nyo. Hindi nyo nasusulit yung kita sa shampoo. Eh kumukonsumo po yan. Siyempre po tayo, naghahanap po ay bendo po yan. So, pag sinabi pong bendo, dapat naiiwan. Hindi mo kailangan bantayan. At dapat po kumikita. Yun po ang pinakadates doon. Kumikita. Eh, huwag nyo pong isipin na pang-multiply nyo lang po yun ang kita nyo ng tubig. Kahit hindi na kumita sa shampoo. Ito po, ang kagandahan nito, kumikita kayo sa shampoo, kumikita kayo sa tubig. Kasi doon sa dami ng, doon sa iba, na ang dami magbigay na ano, hindi nyo masasabi kung kumikita kayo doon. Kasi kinukusumo niya, kuryente, tubig, hangin, at shampoo. Ang tanong po talaga doon ay kung kumikita kayo doon. Ito po, hindi. Nagmumultiply na, nakakadagdag pa. Yun po ang kagandahan. So, nasa sign nyo po. Decision nyo po yan. Kung mas gusto nyo talagang magkasaw, magtingin lagi, kung may laman pa ang inyong mga balde, nasa sign nyo po. Pero dito po, nandito na po lahat ng advantages. Lamang na lamang po pag sa advantages. Wala na kayong magiging problema. So, sa disadvantages naman po, ang number one nagiging problema ko dito ay medyo may kabigatan talaga. 20 kilos po ito. Almost 20 kilos. Ang nagiging problema ko lang po sa kanya ay pag may umorder, ipapadeliver ko, syempre, price po. Mabigat. Napakabigat. Yun nga lang po. Price and delivery. Parang Cebu at Mindanao ay umaabot ng 2,200. Pag medyo malalapit lang, 1,500. Ganyan. Sa Masbate ay 1,610. Masbate po yun. Yung pinadala ko sa Cebu ay 1,975. Tapos hindi ko po siya pwede i-declare ng malaking presyo doon sa ano. So pagpapadalhan. Kasi paglaki po ng value, paglaki ng binabayaran. So may value lang po ako dinideclare doon. Hindi po natin pwede sabihin yung tunay na po. Yun lang po. Tapos si pintura po. Halimbawa po, dinideliver sa inyo. Hindi po maiiwasan magasgas yan. Kasi syempre, alam nyo lang po, napakabigat buhatin. Tapos, bakal yan, metal.
possible pong gasgas. Huwag nyo na pong intindihin yung gasgas. Kasi retouchable naman po yan. Ang purpose lang po yan ay huwag kalawangin. I-retouch nyo na lang. Ang mahalaga po yung gamit niya, yung advantages niya, performance. Yun po napakahalaga dyan. Yung ika-aalwan nyo po. So, sa warranty po tayo. Warranty. Yung parts po, walang warranty po yan. Kasi alam nyo naman po, pag silatada, wala naman po talaga warranty yan, lalo na kung nakakabit na. Ang nagiging warranty po nila dyan, pwede nyo ibalik, pero hindi nyo pwedeng testingin. Kasi, kung halimbawa, mali lang po yung na-order nyo, mali lang napabigay sa inyo, ibalik nyo. Pero ito pong ganito, pag nakakabit na, wala na po warranty yan. Sabagay, mura lang naman po yung mga parts na yan. Ito lang po, medyo may price dyan. Kaya hindi po ako nag-i-stock nito. Kaya po, ito lagi ang inaantay kong dumating, kasi pag may order po sa akin, itong huli kong in-order. Kasi hindi po pwede mag-stock nito, medyo pricey. Sayang naman. Yan lang po ang disadvantages. Sa warranty po, yung warranty niya nga po, assistant lang po may bibigay ko sa inyo. Troubleshooting assistant. Pag nagka-problema po, tutulungan ko kayo. Ano man ang mangyari po, aayusin natin yan. Pero napakadali pong ano yan, kasi ilang parts naman po yan. Napakadali po yung troubleshoot. Very basic po. Kaya wala pong magiging problema. Basta marunong lang pong makinig sa instruction. Video chat lang po. Video call po pala. Video call. Sorry, video chat na naman. O, tawag. Napakadali po niya. Pero pinakadabes po is video call para nakikita ko po at naibibigay ko ng tama yung instruction. Pero hindi naman po siguro mangyayari yun. Siguro po, pag si-set up at gusto nyo lang ng tulong, halimbawa dumating na po sa inyo yung order nyo, kailangan nyo ng tulong kung paano i-set up, wala pong problema. Tawag lang po. Tutulungan ko kayo. Sa price po, price po tayo. Nakapix po ako sa 15K niyan. Kung kukonsider nyo po lahat ng advantages niya, yung ika-aalwan nyo, worth it po yan sa 15K. Hindi po kayo matatawid yan. Nasa sa inyo po talaga yan. At isipan nyo pong mabuti, worth it po yan, 15K. Pang matagalan na po yan. Kasi yung akin doon, magdadalawang taon na po yun. Medyo matagal na po. Kasi yun naman po, bago po ako nag-YouTube, nagawa ko na siya. Ginawa ko muna siya bago ako nag-YouTube. Kasi, syempre, tinesting ko po muna. Sinigurado ko muna na okay yung nagawa ko. Sa ngayon po kasi, ang pagkakaalam ko, ako pala ang nakakagawa. So, possible may kumopia, pero ako pala po nakakagawa. Kaya lahat po ng pasikot-sikot dyan, pag may problema, alam ko po ang gagawin. Yun po ang kagandahan pag sa akin kayo kumuha. Kung mayroon pang kumopia, gumaya, at ibaba nilang presyo, wala po problema sa akin yun. Ang advantages ko po dyan, ako po ang gumawa niyan, alam ko po ang pasikot-sikot niyan. Auto-order po. Ilalagay ko po sa description ng YouTube. Nasa description po, ilalagay ko. FB, cellphone number, dinay ko lang po yung kung ilang minuto na yung video ko. Medyo may kahabaan na. FB ko, ilalagay ko po sa description, cellphone number, YouTube channel. Tapos ito po ang aking lisensya, katibayan po na ako yan. Yan. Rene Boy, Darilay, Arellano. Ang address ko pa po dyan ay Villa Rosario po, kabilang barangay lang po yon. So, ako po ngayon ay currently nasa Barangay Lalig. Barangay Lalig, Chaong Quezon. Mahal di kahayon po, tabing kalsada. Kaya napakadaling makita. Pero ilalagay ko naman po yan sa info, sa description ng video. Sa mode of payment po, GCash or any pera padala. 50% down payment. Ang GCash po, ilalagay ko rin po sa description. So wala pong ibang padadalahan, kundi kung ano po yung nasa description ko. Yun lamang po. Tapos 50% down payment po. Yun po ay assurance ko na talagang bibilhin niyo yung item. Kailangan ko po ng assurance na bibilhin niyo kasi medyo pricey po. Parts na ito, minsan, ako lang in-order pag nakapag-down payment na. Kaya nangyayari po, may allowance ako na 2 to 3 weeks working days. Although mabilis lang siyang gawin, panigurado ka lang kasi minsan nag-delay ang dating ng pyesa. So,
2 to 3 weeks working days po. Then yung 50% ay assurance na magpapagawa talaga kayo at bibili nyo yung item. Kasi mahirap po, nasanitaan lang tayo na, ay sige, kukunin ko. Tapos, isang araw, kabilang araw, isang araw, nagbagong isip nyo. So, ano naman po ako, bibili ko agad yung pyesa ng hindi naman pala matutuloy yung ating transaction. So, dun lang po. Assurance lang po yan. Hinihingi ko ngayon. Sa 15% po, 50%, yun po ay 7.5 down payment. Tapos, ang shipping fee po ay shoulder ng buyer. Kayo po ang magbabayad noon. Depende po talaga sa lugar nyo kung gaano kalaki ang babayadan. Meron namang mababalang. Pero ang declaration nga po niyan ay mababalang ang presyo para hindi lumaki ang bayarin. So, yan lamang po naman yan. Pwede ko kayong sampulan ng aking kauna-unahang ginawang foaming tank. Magsasampul po tayo. Yeah. Yun po ay hindi pa totally plug and play. Kasi hiwa-hiwalay pa pong pyesa nun. Yun po yung una kong ginawa. Ngayon po ginawa ko na siya plug and play. So, ayan po siya. Ay. Hindi pa po. Hiwa-hiwalay pa pong pyesa. Ayan po yung tanki ko. Ito yung dati niyang level. Ito yung dati niyang level. So, parang December 3, December po ako siya kinalagahan. Yan pa lang po na babawas sa kanya sa sobrang katipiran. So, matagalan po yan. Yan po kagandahan niya. Hiwa-hiwalay pa pong pyesa niyan. Tapos, napakalit lang po na air compressor. Magsasampul po tayo ngayon ng buga. Para makita nyo. 1 minute po. Sample po. 1 minute. Dito nyo po. Kapit na kapit. Tapat po yan sa isang motor. Huwag kayong maghangat ng masyadong madami. Kaya saan naman hindi kayo kumita. Nagandahan po na sapat sa isang motor. Sasahig po yan pag nasirita ng tubig, madidissolve na. So hindi nyo aalalahanin na baka makadulas pa. Alright. Ayan, magkakaruwas eh. Yun po ang kagandahan niya. Tapos na po, 1 minuto. Huwag po kayo maghangad ng sobrang dami ng labas at nako, talo naman kayo. So medyo napapahaba na po ang aking video. Basta yan po yan. Fully automatic, plug and play, foaming tank DIY. Yan po. Konting-konti lang po ang pyesa niyan. Yan. Yun lamang po mga kabendo, mga kakaruwas at mga ka-DIY. Salamat po. Please like and subscribe and click the bell. Salamat.